So ayan, good morning sa mga taga Seacliff. Good morning. Good morning po. Ayun, no, oh, di ba? Oh, fresh na fresh sila, aga-aga, di ba? We'll see you later. Good morning. So ayan, mga kaibigan, so yun. Good morning po sa inyo lahat dito po sa Oriental Mindoro, especially po dito sa Pinamalayan. Good morning, good morning, good morning. Yo, what's up mga kaibigan, mga ka-reds, mga ka-pula, mga ka-blue. Ayan, so good morning. Pasensya po dahil nawala po tayo for a few days. Ayan. Alam niyo ba bakit? Number one, si Mrs. iba na pakiramdam. So, medyo pinokus muna natin na kanyang sarili. And the next thing is, hindi ho kaya ng budget. Medyo malayo yung lugar. Masyadong malayo. Tsaka, pangatlo yung oras. Napakalayo po. Tsaka yung oras kasi dikit-dikit. So, katulad niyan, may event na malaki, na malayong lugar, hindi na namin masundan. So, nag-decide ho kami na dito na lang muna mag-focus sa Mindoro. So ngayon, nandito kami sa Pinamalayan, dito po sa Seacliff Hotel, kasama ko si Miss Reds. Ayan, Miss Reds, kamusta ka? Okay lang. Nga. Ayan, so hinanap daw tayo ng mga subscribers natin. Oy, sorry sa inyo, ha. So ayan, mga kaibigan, dito po muna kami sa Pinamalayan, sa Seacliff Hotel. Ayan, so dito po muna kami nag-standby, nag-advance kami ng one day, para hindi kami tagtag sa biyahe. So, kagabi, ayan, nagbiyahe ako kami. Galing ng Manila. Tapos dumiretso kami ng Pinamalayan. So, anyway, mga kaibigan, good morning, good morning, good morning, good morning. How about you? How are you? Ayan. So, ayun. Ayun. Ayun niyo makita mukha niya. So anyway mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo ang hotel. After this mamaya, ikot ko kayo. Ikot tayo ng Pinamalayan. So siyempre papakita lang namin kung ano ang sitwasyon dito sa Pinamalayan. So ito po yung Seacliff Hotel. Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo dito, meron po sila dito nakalock pala. Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo ha. So ito yun. Ito yung Seacliff Hotel. So, isang gabi ho kami dito kasi dumating kami rito mag-aalas 4 ng umaga. So, hanggang bukas pa kasi ang event ni Ormi is 31 itong Marso. Was good morning. Ayan, kaibigan natin yan. Masipag yan. Ayan, mga kaibigan. So, ito po yung kanilang tambayan. So, ito po yung couch dito. So, ito po yung itsura ng Seacliff Hotel. Ayan. So ilabas ko kayo ha. So ayan. So dito tayo sa labas. Ayan. So ito yung si Bilis Kilos. Ayan. Walang ligo. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Pinamalayan. So ito po yung Quezon Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayan. Ayan, oh, di ba? So, ayan, ito po. Ito po ang kanilang syudad. Syudad na ba ito? Bayan. Pinamalayan nata ito. City, or I'm not sure ha. Kasi di ko pa nakita eh. Pero nakita ko kagabi, municipality eh. So, check natin mamaya ang more details. Ayan, so anyway mga bigyan, ito po. Dito po ako sa Seacliff Hotel Suites. Ayan, Hotel and Resort. Ayan. So, nandito po ako para po i-update ang mangyayaring event bukas ni Yorme. At tayo dito mag-stay for a while, mga isang gabi. Pero mamaya, don't worry, iikot ko kayo dito sa Pinamalayan kung ano po ang mga sitwasyon po ng pamumuhay dito, kung ano po yung buhay ng mga tao dito, kung anong meron dito. So, mag-iikot kami mamaya-maya ni Mrs. Reds. Ayan, so, naku mga kaibigan, enjoy natin ang buhay. So, natahimik, maayos, malinis. Ayan. So, some people didn't know na pupunta ta si Yorme. Sa ating mga taga Mindoro, sa mga malapit sa Pinamalayan, Mindoro, nandito ho kami ngayon sa inyong lugar para po mag-ikot-ikot. Ayan. Ayan. So, ito po yung hotel. Ayan. Maliit lang siya ng hotel. Tapos may swimming pool sa likod. So, mamaya-maya, konting relax-relax lang din. At ipapakita ko sa inyo itong lugar na ito. Mag-ikot na kami dito. So, susubukan natin yung mga
pagkain dito. Ayun, so pasensya talaga na hindi kami nakasunod dahil out of budget talaga kami sa lakad doon sa Mindanao. Hindi talaga kaya ng budget namin kasi sobrang laki ng gastos. Saka especially ito si Mrs. Reds, kailangan ko rin mag-save ng pera dahil nga buntis. Oo, so kailangan ko rin mag-ipon, hindi naman pwede puro gastos lang. So ayun, so, decide kami, sabi ko, sige, di mo tayo susunod ng Mindanao. Kasi kung susundan namin yung pagdating dito ay pagdating ng Mindoro, hindi namin makover to dahil nga yung ticket ang mahal, yung aeroplano syempre hindi naman ganun kabilis na kinabukasan, may lipad agad. So talagang may mga may skip ka talaga ng mga events ni Orme. Pero don't worry, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkakover kay Orme. So anyway, nakita nyo po yung mga uploads natin. Yan po yung mga uploads na hindi nyo rin behind the scenes na na-upload namin. Yan po yung mga video na sa ibang mga sortie na hindi nyo nakikita. Kasi iba naman yung nakikita nyo sa live. Kasi ang live kasi, kung ano yung event, yun lang yun. Tapos konting interviews. Pero dyan kasi, may mga interviews dyan, may mga exclusives na nailalabas, may mga sitwasyon na hindi nyo nakikita dun sa live. So, ang iba kasi nagsasabi na, bakit daw late? Iba naman kasi, hindi man pareho yung late nga yung upload, pero hindi naman pareho yung emosyon o mga nakikita yung video dun sa live, di ba? Ayan. Oh, di ba? May nag-iingay na dito mga politiko. Nag-iingay na sila. So, maganda po yung lugar dito. Sobrang tahimik ko. Napansin ko lang. So, mamaya-maya ikutin natin to. So, nakatulog na rin ako. Nakasi 4, 5, 6, 7. So, mag-aalas 8 na ho ng... mag-aalas 8 na. So, yun. Nakapupahinga na ako ng konti. Diba? So, anyway mga kaibigan, magandang morning po dito sa ating mga kababayan sa Oriental Mindoro. Ito po si Channel Red. So anyway mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbabalita, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pag-ikot. Ito po si Channel Red. Magandang morning po everyone. See you everywhere. See you na lang dito sa Mindoro. God bless po. God first po Pilipinas. Yeah. Team at 17. Damn. Hintay na umangat aking buhay, malayo rin ang nalakbay, tuloy na umaasa. Ngayon ang tamang panahon, bigyan ako ng pagtugon. Kailangan ko ng direksyon, halina't makisama. Nais ko bagong Pilipinas, nais ko bilis ng pagkilos, pag-asa, pagbangon, agad na umahon, yan ang nais ko. So just formally welcoming everyone to the official launch of the ISKO UK campaign. Tunay na solusyon, mabilis umaksyon. Nakikiisa kami sa lahat ng nasa Pilipinas. Yorme is our guide. Wala na po tayong masasabi kundi may resibo na. And nandito tayo lahat. This is the core theme of the UK campaign. Malayo rin ang nalakbay. Hello! Kamusta na kayo mga kababayan? Okay, narito sa England, pero si ISKO ang nais ko. Iboto natin o iboto ninyo, talagang taga Maynila, siya ay mapagkakatiwalaan. Magandang hapon ho dito o magandang gabi sa Pilipinas. Kami po ay nananawagan para kay ISKO Marrero. Ang mga pamangkin ko po ay nasa Tondo, sa Barangay 72. Ang pangalan po nila ay si Jovi, si Jonjon at saka si Heidi. Under po sila ni Mr. Bunny Tison. Ang ako lang po nananawagan kami po lahat dito. Please, wala pong iba nating iboboto kundi si ISKO. Wala po kung nakitang naging presidente naging ganyan sa Pilipinas. Presidente na sinabi ko, iboto po ninyo si ISKO. Ang ganda po ng hangarin niya. Hindi po ako nananawagan sa kababayan ko nung araw na hindi po ako namulitika nung araw. Ngayon lang po, dahil yung batang yan si ISKO, nakita ko ang ganda na ginawa niya. Marami pong salamat. Iboto po natin si ISKO. God first.
si Isko ang nais ko kasi ako ay taga Tondo, kababata ni Isko. I was there in the Philippines last 2017 and I was impressed with the cleanliness and orderliness of one of the famous street in Manila, which is Divisoria. Yan ang tunay na aksyon, Isko tayo. Ngayon ang tamang panahon, bigyan ako ng pagtugon. Hi, I'm Ferds Ju. Nais kong maging presidente si Isko Moreno dahil sa mga napatunayan niyang bagay sa Manila. Kung siya magiging presidente natin, magiging mabuting kabuhayan ang bawat isang Pilipino sa atin. Yan ang nais ko, nais ko, kalusugan, nais ko, karunungan. Ang ibuboto ko si Isko, mabilis ang serbisyo, sigurado lahat magiging maayos ang Pilipinas. So excited na excited kami no dito sa UK na i-launch ang Isko UK campaign. Mga kababayan, wala na po kaming masasabi, talagang baon namin ang paniniwala, pagmamahal kay Yorme Isko. Lahat sinasabi sa slogan namin, tunay na solusyon, mabilis na aksyon. May resibo na po. Si Isko ang number one agenda, housing. Nagawa niyang condominium. Imaginein po natin gawin niya yan sa 17 provinces ng bansa natin. Sabi niya, health. Nagawa na yung bagong ospital ng Maynila. Isko Moreno is at the prime of his life. And everything he's done in Manila can be done in the rest of the country. Hindi na po natin kailangang mag-isip pa ng iba, no? Talagang si Isko, nais ko si Isko dahil mabilis kumilos at may tunay na solusyon. Pilipinas, God first! Karunungan, ibalik ang karangalan, nais ko. Tunay na solusyon, mabilis kumaksyon. UK chapter, Pilipinas, God first!